Isa sa mga ipinagmamalaki ng Ilocos Region ang Abel Iloco. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nang namamatay ang tradisyong ito. Kaya sa isang fashion show sa Baguio City, muli itong binigyan ng bagong buhay at anyo. Inirampa ng mga modelo ang mga damit na gawa mula sa abal ng Suyo, Ilocos Sur, matapos buhayin muli ang tradisyon ng paghahabi sa bayan. Ang nilabas ko talaga sa the wearable outfits that I think it would be a day to you could wear it even from day to day basis. Yan yun. And yun, it was purely hand woven by Suyo Multipurpose Co-op, because that's what I'm representing now. And they're the one who's backing me up with all the collection, because this is our project, the cotton project of Suyo. Naging posible ito sa tulong ng Suyo Multipurpose Cooperative at mga eksperto sa Abel Iloco gaya ni Alvin. Kasi pang third generation na ako na sumalo ng weaving business namin sa family. Now, nung kinausap ko ng grandmother ko, sige, go, Balong, ituro mo yung kung gaano maghabi, kasi nawawala na yung industriya ng habi. Wala nang kabataan na nakaka-appreciate ng habi. Kaya nag-venture ako na pumunta ng Suyo. Then eventually, I trained them from kung saan unang ginagawa yung paghahabi. From the pagaganay to the pagsubo sa guroon up to the paghabi na talaga. Pinaghalong abal ng Cordillera at Iloco ang estilo ng mga damit. Malaki daw ang diferensya ng dalawa. Nakatutok sa aspeto ng disenyo ang abal ng Iloco, habang nakatutok sa aspeto ng kulay ang Cordillera. Mas manipis din daw ang pagkakahabi ng abal Iloco kumpara sa Cordillera na makapal. Dito kasi sa Cordillera, more on the colors kayo. Pero doon sa amin, sa Ilocos Weaving, mag-combine lang yung dalawang kulay, makakagawa na ng design. So like for example, this one, brown and white, white and cream. Nakagawa na siya ng design. So hinaluan namin siya ng Cordillera, doon na sa colors. Isa sa mga katuwang din ng kooperatiba, ang isang non-government organization. We wanted to bring in, revive actually cultural tradition nila in weaving, kasi namatay kasi yung industry. And based on our research, they used to plant cotton, tapos nagpalit sila ng products. And because of that, we wanted to revive and incubate that project and bring it to our Ecozone project. Isa sa mga modelong rumampa sa fashion show si Sofia, na tubong Suyo, Ilocos Sur. I feel very proud po na na-showcase ko tong mga magagandang abel or like mga weave products ng aming bayan. In that, I also feel happy po na I was able to show it with pride po. Nice ding maipakilala ang abel ng Suyo sa iba't ibang parte ng bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. We like to move forward. We like to go Manila, nationwide din, as much as possible. And then, like, pag maayos namin ang mga, of course, we have some glitches. We have to fix it, and we try to do export. That's what we plan to do. Pinagplaplanuhan na din ang pag-export nito sa iba't ibang bansa at pagtataguyod ng isang cotton farm sa Suyo, Ilocos Sur. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.